Gandang buhay mga kalodi! Yan ang ating Bajaj RE Engine Single Cylinder 2-stroke 145cc. Ako, 2 years na po sa amin yan. Transmission po niya, 4-speed, forward and reverse. May interest po siya. Please subscribe muna po sa akin channel. Ako, please like and share na rin po. Comment na rin po kayo sa aking video. Ako, ito po yung parang unang labas po ng Bajaj. Nabili po ng kapatid ko ng 169, promo po kasi siya. Kasi yung real price yata nito nasa 186,000. Pinash po ng kapatid ko. Bumili po siya kasi nito dahil nahirapan po siya mag-park sa kanilang negosyo. Sa kanilang wala po kasi walang parkingan sa kanilang kainan. Ito po kahit saan pwede nyo po i-parking. Ito ang kanyang dashboard. Ito po, capacity po niyan, mga 7 po na tao. Marami na po ako nakikitang pinapasada po ito sa Marulos. Almost mga kulay white pa nga po. So guys, hello. Ayan po. Ano natin, kanyan natin dito yung dashboard niya. Ano ba yung mga meron dito? Alamin natin. Yan. Ito ang kanyang dashboard. Ito ang kanyang rattle. Gasolina. Ito ang kanyang horn. Busina. Headlights. Wiper, may mga sign naman yun na hindi kayo malilito. Mga symbols naman doon sa gilid niya. Dito naman sa kabilang side, itong kanyang clutch brake. Kung gano'n kayo, mag-shifting kayo ng cambio nyo. Ito yung signal light. Itong kanyang high and low, kanyang ilaw. And then, dito sa baba, meron siyang hazard. Kita. Yan. At meron din siyang charger. Yan. Pwede nyo charge yung cellphone nyo or cigarette. Ano, heater. 12 volts din naman po yan. Yan ang battery. Ito kanyang guide panel. Ang gasoline panel. Ito yung kanyang speed. Monitor. Yan po. Naka 11,000 k na yung kanyang natakbo. Ano po, all guide battery, light and neutral. Ano po, kapag umilaw po yun, ibig sabihin may problema po. Duh! Sasakyan nyo dyan. Ano po? Ayan po, meron dito ng nakasulat, mga guide po para sa ating gulong, yung mga reserva, ano pong pagpalit. And, buksan po natin yung parang toolbox po ba tawag dito sa kanyang dashboard. Meron po siyang maliit na parang toolbox. Open po natin yan. Ayan. Dito ay registro ng sasakyan. Dito po sa kabila, meron din po, dalawa din po siya. Dito may guide po, yung mga speed po niya, yung first gear po niya, kailangan nasa 10, ano po siya, yung kilometers, yung speed niya. Ano po, yung po ano dito, speed. Maliit lang po din kasi nalagyan lang po ng pera or cellphone yung pwede nyo ilagay dyan. Mayroon din naman pala po itong handbrake. Okay naman, may handbrake din. Ayan, nalagyan natin ng
pagdusian natin. Wala pala itong push start. Maraming kailangan susi muna. Before mo siya susian, mga 5 to 10 seconds mo muna siya susi bago mo siya i-click. Kasi para dumaloy daw yung kuryente sa lahat na. Ayan, kapag umilaw na yung sa dashboard niya, neutral, pwede na siya i-start. Kung hindi nakailaw yung neutral, hindi ka mag-i-start dyan. Kailangan naka-end yung sa dashboard para mag-start yung sasakyan. Ito pala yung sa ilalim, kanyang preno, kanyang lalagyan ng fluid, hydraulic. Ito naman pala yung nasa kabilang side ng preno. Ito yung mahaba na yan, ang pag-reverse. Ito, meron siya i-click dyan para ingat mo, parang lock niya, tapos press mo ulit siya para bumaba. Kung nakaangat yan, paantras ang handle mo. Yan, ipag bumaba mo, paabante naman. Ngayon, start na natin. Ganyan. Kung saan na siyang naandar. Revolution nito. Ito, kailangan tapakan ang pala. Ito. Sa kabilang side naman ito, kailangan hawakan natin yung parang preno niya. Yan ang kanyang clutch. Yan. Pag i-ship ka ng clutch, pipihitin mo lang. May 1, 2, 3 yan. Yan, bibitawan mo saka siya aandar. Din po. Ito naman po sa taas na iilaw rin po siya. Yan, meron po din siyang dashboard sa taas. Pwede nyo lagyan ng mga tissue nyo, face shield, yan po, face mask. Ganda rin naman po ng alin yan, parang synthetic po siya. Ito po. Ang po, pag may sobrang init, may tagusan po yung init din po sa pinabiyahe ko ng alauna, may init din po. Ang po, may seat belt din po siya, dalawa sa likod. At apat po pwedeng magkasya dyan. Ito rin po sa harap, ayan po may upuan, natatanggal po yan. Tatlo pwede pong sumakay sa harap. Kaya yata po, parang nung nag-i-start yun, hirapan mag-charge yung charger. Yan ang sabi po kasi ng sakasal. Yan po, may lalagyan na rin po siya ng tubig. Yan po ng ano. Yan po, may nakaabang na rin po siya ng mga switch para kung maglalagay kayo ng ilaw sa harap. Medyo po nahinaan na po ko sa ilaw na po muna to. Yan po, bulb lang po siya. Itong kanyang preno, yung front wheel, hydraulic brake po siya, back and forth. Ito po yung kanyang toolbox sa, yan po, meron siyang reservang gulong and battery na 12 volts. Yan po, dito yan sa seat driver po yan sa harap. Yan po. Tingnan po natin ang engine niya. Buksan po natin. Nasusi. Yan po itong side na to. Kailangan din yung pihitin para mabuksan yun. Kasi lock din po yan. Kailangan luwagan nyo po yan para mabuksan din po. Bukod po po siya sa susi. Yan po yung kanyang safety. Dito po, wala pa po, sa 2 years na to, wala pa po napapalitan sa ganito. Yan po yung kanyang makina. Maluwag po ang loob. Yan po, meron siyang oil filter. Yan po, single cylinder, two-stroke. Yan po. Ang kanyang clutch type din po. Dito nyo naman po dyan. Bilis din po ang takbo nito. At
low maintenance din po itong sasakyan na to. Oh, come on! Ano, sirain. Okay, sarado na natin ang sulidating ang ano natin ng kanyang gas tank. Okay, sa gilid, ayan po, isusi rin po kanyang gas tank. Okay, gas tank capacity niya 8 liters, included na po yung 1.4 liter reserve po niyan. Ito, ang ganda ng yung takip na nakatali na para hindi nyo po mawala o makalimutan ibalik. Ayan po, ang kapag full tank po niya nasa 145 kilometers po kaya itakbo to 190 kilometers ang layo. Depende po kasi sa ano nyo po. Thank you for watching. Ano ng gasolina nyo.